Hi, hola, chika mga ka-fresh! Nandito naman inyong cooking diva! And again, sa lagi ko sinasabi sa aking pagluluto, I am gonna be cooking in a way I like. Na ipapakita ko na sa inyo ang ingredients na aking lulutuin regarding sa manok. Ayan, mga hita siya ng manok, mga ka-fresh. So, as you can see, malalaki ang kanyang hiwa. So, kailangan ko ba siyang paliitin ng sa tatlo? Kaya ko kaya yan? Kaya yan? Eto pa ba? Kaya yan? Natawa yung nagkukuha sa akin ng video. Anyways, guys, napakasimple lang po ng luto ito. Kasi, itiprito lang natin siya. So, it means lalagyan lang natin siya ng paminta. Yan. Durog na paminta. Tsaka ng konting asin. Yan. And of course, ang twist nito, mga ka-fresh, eh, hindi lang siya natin basta itiprito. As in fried chicken. Meron din po tayong gagawin na sauce. So, yung sauce na yan, ako lang nakakaalam. Pero, isi-share ko siya sa inyo, syempre. Pero, napakadali lang ito. Alam niyo naman ako, mabilisan na ako magluto. Yung mga pacham. Anyways, ayan guys, for the sauce, nagamit ako ng all-purpose cream. Kahit anong ano to, kahit anong brand na gusto nyo, it's all up to you guys. And syempre, na crunchy garlic yung ano na siya, luto na yung toasted na yun. Basta in bits na siya. And then, na star margarine. You can use star margarine or you can use butter. Nasa sa inyo. Pero ako kasi, ito lang available namin. So, ito yung gagamitin ko. And then, onion, spring onion. Baka magkamala, mabasya ko. Ayan, spring onion ang gagamitin natin. Basta, mamaya guys, ipapakita ko sa inyo ang pagluto ng sauce. Napakadali lang ito. And later, pag tapos na yung finished product natin, sasabihin ko yung pangalan ng menu na to. Napaka-unique guys. So, abangan nyo yan. So, for the meantime, guys, chap-chapin muna natin yung manok. Okay? Na nating chuk-chakin yung manok. So, galing, di ba? Dumami siya. Sa technique lang yun, guys. Kung gusto nyo makatipid at mas maraming makakain sa family nyo, kailangan chuk-chakin nyo ng medyo sapat lang sa size. Okay? So, ayan na siya. So, huhugasan natin siya uli. Ay, mga ka-fresh, ayan, nakikita nyo yung manok. So, nakatula na siya. At nalagyan ko na rin siya ng asin at paminta ng konti lang. So, etong ating lutuan ay na-preheat na rin natin. Ayan, yung lumalagablab ang uso. Kapag hinaan natin. Yan. So, ayan, naka-ready na talaga siyang litisin. Handa na siyang litisin sa, ano, sa frying pan. So, ayan. Ready na natin ang ating magsika. Guys, ha? Grabe na ba? Ang wala na kami nalagyan talaga yung nalagyan mga dito na asis na lang. Ayan. So, tansahin nyo lang yung kasi magmamantika po yan mamaya yung manok. Okay? So, ito na po yung ano, yung favorite part ko kasi makikipagdigmaan ako sa manok, guys. Ito po ay simple advice lang po guys. Kasi nga po, di ba, pag-uluto ko na
naman ako nagtitrip ako ng kahit anong ano, isda or whatsoever, baboy. Ako po ang styling ko, nagtitrip siya po ako. Kasi parang matamaan yung mukha ko ng mantika, eh kaya ka no? So, ito eh, ano lang naman, kanya ka, ano ba? 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 Ayan, so, so, yun guys, ay malalaman natin ang manok. Ayan guys, so tapos na po natin iprito ang manok. So, in-strain na natin siya para yung kanyang mantika ay bumaba at tayo hindi siya magiging masyado ng mantika. So, yun lang guys, nagawa naman tayo ng sauce. Sauce na riyos eh. Ay, hindi, sarap ko sauce na to. Joke lang ko. So, ayan. Ito yung kanyang sour margarine na ito. So, ito yung nagawin natin kinakamantika niya. Okay? Siguro, ano, tansya-tansya lang din. I-melt natin siya. Huwag nyo lakasan yung apoy, guys. Kasi, baka masunog. Melt natin yung, sorry. Ano po yung trademark ko po yung bumubok ko na, ano? Joke. Parang galit na galit ako sa kaserola or sa mga ayan. So siguro mga 1 spoon ng ano, mga margarine or ng butter. Ayan guys. So na-melt na yung star margarine. Susunod naman natin ay ang saan na ba? Ayan. Ang ating all-purpose cream. Ayan na kasi yung dagal. Makita natin ang kalooban niya dito. Magandang. Ayan siya. Bigyan natin siya ng konting salt. Salt lang. Kasi medyo may timpla na rin po yung manok natin. Sprinkle a small amount of pepper. Powder, pepper, black pepper. Ayan. So guys, ayan tapos na yung ating sauce. Ang sauce Mariosep. Hindi. So again guys, ganun lang kasimple. So ilalagay ko na ngayon yung sauce. Ganyan lang siya. Ayan o. Diba? Iyaan mo siya. Ipo-pour mo yung... You have to pour the white sauce, the creamy sauce dito sa ating fried chicken. Kailangan lahat ng part ng chicken ay malagyan nyo para masarap talaga siya. And then, ayan. So for the meantime, ayan muna ang ating ilalagay na sauce. Ngayon, depende kung gusto nyo damihan. Now we're going to sprinkle. Wow, sprinkle. Like the spring onion. Like that. Depende pa rin po sa inyo guys kung gano'ng karami kasi sobrang malasa. Sa akin ganyan lang. Tansya ko ganyan. And, of course, the toasted garlic or the crunchy garlic. Naluto na siya guys. Ang taray. Sa pa. Yan guys. So, ayan na po ang aming lunch for today. At ang tawag sa kanya ay Chicken Ala Mestiza ni MC Diva.
Fresh, ayan, nandito na tayo sa ating pananghalian at sa aking nilutong chicken ala mestiza ni MC Diva. So ngayon, it's judgment time mga ka-fresh. Titingnan natin kung masasarapan ba sila o hindi. Kasi hindi sila pwedeng hindi masarapan. Okay? Ito na mga ka-fresh. Ayan mga ka-fresh, ayan na po ang aking chicken ala mestiza. At syempre, ang unang titikim ay si Ariel. Ayan. Anong masasabi mo, Yel? Tikman mo na agad kung masarap ba o hindi. Ayan. Ayan na guys, kinakabahan siya. Masarap ba? Masarap ba? Ha? Talaga? O diba? Walang palagan yan, diba? O masarap daw. Susunod naman natin yung kanyang katabi. Teka lang. Ayan, kumukuha na rin siya ng kanyang ulam na aking ala, chicken ala mestiza. Ayan, si Tsukino's Hideout. Ayan. Anong masasabi mo sa aking chicken ala mestiza? Masarap ba? Masarap. Talaga? Kala ko hindi masarap eh. Masarap na. At syempre, meron pa tayong isang titikim. Masarap talaga. Ayan. Si Vea. Ayan. Ayan ha. Malapitan naman natin siya. Ito po isa nating taster. Wow. Umi-English ka pa dyan ha. Kailangan maging masarap pa sa'yo yan ha. Masarap ba? Ang sarap! Kasing sarap na ang pagmamahal ni Ate Maricela. Hindi ko ipapakilala sa'yo to. Okay. Ayan mga ka-fresh, masarap daw uli ang aking luto na chicken ala mestiza. Nai-enjoy nila guys, okay? So, bago ang lahat, mega-mega love shoutout sa aking Team Fresh. Ayan, sa aking mga ka-member. Mega-mega love shoutout sa inyong lahat. At kung mapupunan nyo mga ka-fresh, di ba mapula yung kisi ko? Kasi nga, ang tema ng niluto ko, chicken ala mestiza. Alam niyo mga mestiza, namumula yung mga pisngi-pisngi, di ba? Pero guys, in fairness, sasarapan sila. Ay po! Sarap, di ba? Masarap! Wala silang palag eh. Anyway guys, that's for my vlog for today. And please, please don't forget to like, share, comment, subscribe. And of course, most especially to hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga ginagawa sa buhay ko or sa aking mga uploaded videos. Okay, so till my next vlog mga ka-fresh! Bye! Bye na kayo mga Bexilog! Bye! Ayun o! Yes! Bye!